Nakuha ni Ara Armesin ang CCTV footage na ito sa kanyang tindahan sa barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. May babaeng hinimatay. Binuhat siya ni Ara at ng isa pang babae. Kwento ni Ara, hinimatay ang dalaga dahil sa gutom at uhaw. Agad namang nagkamalay ang babae. Hindi na nagpatingin sa doktor ang babae. Dumiretso siya pa uwi nang bumuti ang pakiramdam. Isa sa paboritong libangan ng mga Pinoy ang basketball. Pero sa susunod na video na inyong makikita, ang libangan na uwi sa trahedya. Kuha ng barangay Duyan-Duyan sa Project 3 Quezon City ang CCTV footage na ito. Mainit ang laban. Ang lalaking ito, mahigpit dumipensa. Ang binabantayan niya, nagbabalak umiscore ng 3 points. Kaso, ang dumidepensa, bumulagta. Ang laro, napahinto. Isa si Erwin Abante sa naglalaro noon. Libangan ni na Erwin at mga katrabaho na mag-basketball tuwing Martes ng gabi. Sa harap niya mismo, hinimatay ang katrabahong si Edgar Savilla, 51 taong gulang. Meron ka bang napansin kay Edgar? Wala naman po, kasi ako po yung binabantayan niya. Masaya nga ho, tawa ng tawa eh. Kasi nagkakakantsawan nga kami, nagkakabiroan. Lumapit ka, sabi ko. Tapos sabi ko sa kanya, hindi naman siya, hindi siya gumagalaw. Tapos parang napatigil siya. Itinira ko, ayun pala. Pagtakbo naman kasama ko, nakadapa na. May malay pa ho ba siya na? Matigas na daw yung mukha agad eh, yung panga niya. Kasi binubukas nung kasama namin eh. Hindi niya na may ano eh. Palagay ni na Erwin, inatake sa puso si Edgar. Yung isang kumpare ko, alam niya nang inaatake kasi nakita nila yung matay. Naisip nilang i-CPR siya. Ang lalaking ito, si Arnel Garcia, siya ang nagtawag ng tricycle para maisugod sa ospital si Edgar. Habang nasa tricycle kami, sabi ko, parang Edgar, laksan mo yung loob mo. Huwag kang bibigay kasi malapit na tayo sa ospital. Nung kinapa ko yung kanyang dibdib, parang medyo makapal siya. Hanggang inipo ko yun dyan, parang walang, hindi siya humihinga. Tinawagan nila ang asawa ni Edgar na si Charity. Akala ko siya tumatawag, pero ibang tao yung kausap ko. Sinabi niya na inatake daw. Kahit paralyze siya, basta may uwi naming buhay. Yun lang iniisip ko noon. Dead on arrival sa ospital ang asawa. Sa morgue na inabutan ni Charity si Edgar. Nanginig po ako eh. Sobrang sakit kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinumpirma ng cardiologist, atake sa puso ang ikinamatay ni Edgar. So nakita natin doon sa video yung pasyente, no, yung person na nag-collapse, no? Nag-iinat-inat muna siya bago siya tuluyang nag-collapse, no? Sa puntong yon, baka nagsisimula na yung heart attack niya. Nagkaroon ng bara sa ugat sa puso, kaya nahirapang magbomba ng dugo. Nakita natin na napaupo na siya habang hawak-hawak na yung dibdib niya kasi talagang sobrang tindi ng nararamdaman niya. Baka nahihirapan na siya huminga. Pagkatapos, at after a few seconds, totally collapse na siya. Tuloy na yung heart attack niya at that point. Ikinagulat ni Charity ang sinapit ng asawa. Ingat siya sa sarili niya at talagang malinis siya. Ayaw niya ng matamis, mataba o kaya sa gulay, isda. Yun talaga ang gusto. Maliban sa minsan ang pagtaas ng blood pressure, walang ibang idinadaing sa kalusugan si Edgar. At madalas siyang mag-ehersisyo. Yun po talaga yung sport niya. Simula nung bata siya. Yung talagang laro niya. Kasi pag hindi daw siya naglalaro, parang nanghihina siya. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, sakit sa puso pa rin ang number one killer. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ayon sa Philippine Heart Association Council,
Bawat segundo, mahalaga kung may inaatake sa puso. Pag ang brain walang adequate oxygen, walang blood circulation for about 4 minutes, 5 minutes, mamamatay na yung utak. Ideally, within 15-30 minutes, sana nasa ospital na siya, na gumagawa ng CPR. Hindi pwedeng walang ginagawa yung mga tumutulong sa kanya. Paalala ng cardiologist, kung high blood, magpakonsulta sa doktor. Kung merong maramdaman, magpa-check up sa doktor. Kung merong maintenance, inumin lang ng maayos ayon sa prescription ng inyong doktor. Kumain dapat ng maayos. Balanced meal, tapos physical activity. Mag-exercise tayo, no? Ang recommendation is mag-exercise tayo ng mga 30 minutes every day, no? Ng moderate intensity exercise. Bukod kay Charity, naulila ni Edgar ang limang anak. Ang bunso nila, kasi silang pa lang noong Hulyo. Yung isang maliit, kasi hindi pa niya alam. Sabi niya, bakit antagal gumising? Sabi niya, hindi pa siya dumarating. Bakit hindi ako tinatabihan sa pagtulog? Kailangan tanggapin. Para sabay na kumita at mabantayan ang maliliit na anak, balak ni Charity na magtayo ng sari-sari store sa kanilang bahay. Nag-alak ko ng tulong yung mga kapatid. Nag-ambag-ambag sila para mabigyan ako ng pagkakakitaan. Itutuloy ko kung anong naumpisahan. Kaya lang, may kulang. Pero sabi ko, kakayanin ko para dun sa mga bata. Silent killer ang atake sa puso. Kung makaramdam ng sintomas, agad magpadala sa ospital.